14 ng Agosto, Miyerkules, ang paggunita kay San Maximiliano Maria Kolbe, pari at martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung nagkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. At kung makinig siya sa iyo, tinubo mo na ang iyong kapatid. Kung hindi naman siya makinig sa iyo, magsama ka ng dalawa o tatlo para lutasin ang kaso sa pagsaksi ng dalawa o tatlo. Kung tatanggi siyang makinig sa kanila, sabihin ito sa iglesia. At kung hindi pa rin siya makikinig sa iglesia, ituring siyang pagano o publikano. Talagang sinasabi ko sa inyo, ang talian niyo sa lupa ay matatali rin sa langit. At ang kalagan niyo dito sa lupa ay kakalagan din sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyo na nagkakaisang humingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon sa ngalan ko, kapiling nila ako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sapagkat kung saan may dalawa o tatlong nagkakatipon sa ngalan ko, kapiling nila ako. May mga komentaristang nagsasabi na hindi nauunawaan ng maraming tao ang konteksto ng siping ito ng Ebanghelyo. Hindi ba sa tungkol sa panalangin ang konteksto ng Ebanghelyo ngayon, kundi sa panalangin nakaugat sa iglesia. Totoong maaari tayong manalangin ang nag-iisa, makita ang Diyos sa ating pagmumuni, subalit sinasabi ng Ebanghelyo ngayon na kailangang makibahagi tayo sa iglesia upang mas maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Isang pamayanang nagmamahalan ang iglesia. Totoong mahalaga ang bawat isa sa atin, pero nais pa rin ng Diyos na makipag-ugnayan tayo sa ating kapwa. Nais niyang mangharap tayo, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi kasama ng iglesia. At sa pananalangin, hindi lamang para sa ating kapakanan ang ating hihilingin, kundi para rin sa ikabubuti ng nakararami. Pagsasagawa, ito ang lupaing ipinangako ko kay Abraham, Isaac at Jacob. Sa lahi ipinangako ni Yahweh ang kanyang pagmamahal. Paano ka nakikibahagi at nakikipamuhay sa iglesia?